kaibigan. So, maghapon po akong nag-iisip kung ipaprank ko si Mrs. Eh, may naisip po ako. Ngayon lang. Ipaprank natin siya. Gamit ang chinelas at mantika. Pepega natin. Ang unang kailangan ay ang kanyang chinelas. Ang sunod na kailangan ay ang mantika. Ayan na nga po ang ating mga kailangan. Ang mantika at ang chinelas. Ilagay na po natin ang mantika. So, kauti lang. Kasi sayang, pagkarito din yan. Lagyan natin dito. Uy, yan, kundi lang. Tautaw lang yan. Tautaw lang natin dito. Yan, lagyan natin ngayon. Sa kanyang chinelas. Sana magalit. Hindi yung galit na galit. Kunting galit lang. Yan. So, lagyan natin ganito. So, huwag kanya tinapakan. That feels. Sana hindi siya masyadong magalit. Dahil lang po pag-adjust sa trabaho. Sana hindi niya ako gantihan pag ako nagtrabaho na. Kasi baka sa Friday na. Alright, okay na siya. So ayan, pick up na natin. At ilagay dito sa ilalim ng higaan. Pero kunwari, abutin lang niya. Ayan, gaganan lang, susunod na niya. Sana hindi niya mapansin makintab. Ah, alam ko na, papatay ko yung ilaw dito sa gawin dito. Bubuksan ko na lang yung isa. Alright. So, hintayin na lang natin siya mamaya. Ay, bali susunduin ko pala siya. Kaya, let's wait. So, ayan po. Papatayin na natin ang ilaw. Boom. At para hindi halata, ito na lang isa. Ayan. So, pagkiringin yan, hindi siya masyadong makintab. Hindi siya masyadong halata. A few moments later. Ayan po, medyo matagal po kasi siya. Kaya abangan ko na lang po siya doon sa 7-Eleven. Hintayin ko na lang siya doon. Gamit ang aking Many, many minutes later. Ayan po, pauwi na po tayo. Ayan na po si Mrs. Ba't tayo uuwi na? Alright. 12 seconds later. Tapos bawal kasi talaga. May code kasi dress code. Huli ka! Ano yan? Ano yan? Ayan mo ba? Meron! Hindi alam mo, ayaw ko nang ganyan pa ng mantika. So ayan, nahuli natin siya! Nice! Ano mo masasabi mo sa prank natin today? O ba't naka ganyan yung daliri mo? Alam mo, ayaw ko nang mantika, diba? Ayaw ko may tumulong sa prank. Ang paa ng tingaro.